Hello, 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 mga lagga. So, ngayon, ay nako, grabe, sobrang init. Nakikita nyo naman yung itsura ko, no? Kasi may pupuntahan ako ngayon. Tanghaling tapat dito, 12:30. Eh, dahil wala pa naman akong lisensya dito, kaya hindi ako makakapag-motor. Kaya ang gagamitin ko lang is yung nirerentahang bike. Kasi inuutusan ako ng amo ko na pumunta sa, ano nga ba yun, Changhua Employment Services Center. Kailangan ko daw kasi pumunta doon kasi nga 'di ba, alam niyo naman na namatay yung alaga ko. Kailangan ko daw magpunta doon para ma-register yung pangalan ko for transfer. Eh wala naman akong kasama. Hindi ako masasamahan ng amo ko ngayon kasi nasa Taipei siya, dito ako sa Changhua. So hindi niya ako masasamahan. Kaya ako lang ang pupunta. Pero binilin naman niya ako ng gagawin ko. And sa tingin ko naman, marunong silang mag-English doon kasi parang same lang sila sa pagkuha ng ano ko ng natag nito. Basta 'yun. Alam ko na marunong silang mag-English doon, na nakakaintindi sila ng English. Kaya kahit ako na lang ang pupunta. Kasi napanood ko sa TikTok na may mga Pilipino rin pupunta doon. Kasi yung Changhua Employment Services Center na yon, yun ay ginawa para sa mga naghahanap ng trabaho. For example, namatay yung alaga mo, kailangan mong mag-transfer, maghanap ng panibagong amo, pwede ka dun pumunta. Yun yung hindi alam ng karamihang nagtatrabaho dito sa Taiwan. So, i-update ko kayo mamaya kasi may pupuntahan ako. So, ayun mga langga, nakarating na ako dito sa Changhua Employment Service Center. Grabe, sobrang init. Alam nyo ba, binike ko lang siya. And medyo malayo siya sa amin. Siguro mga nasa 20 minutes, ganun. Sobrang init, grabe. Pero papasok na ako mamaya-maya. Ibabalita ko sa inyo kung ano bang kaganapan sa loob. So marami ring mga foreign worker na nandito ngayon. Nakita ko sila kanina, pumapasok din sila. Kasi nga, sabi ko sa inyo, kung gusto nyong mag-apply ng trabaho, for example, na lay off kayo sa mga factory, na lay off kayo at wala kayong mahanap na ibang mga company, pwede kayong pumunta dito kasi parang ang gagawin nyo, dito kayo mag-fill up ng mga information nyo, tapos may mga employer kasi dito or may mga company na dito sila kumukuha ng tao, kaya parang magiging direct kang mag-a-apply. So mamaya papasok na ako, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung meron sa loob. So mga langga, ito yung building na sinasabi ko sa inyo. Ayan yung building kung saan kayo mag-a-apply. Yan. Tapos doon kayo papasok sa loob doon. So try nating pumasok. Dami namang pintuan. So mga langga, nandito na ako sa loob. So medyo hagardo berso sa tayo dahil ang init.
So mga langga, ganun lang pala yun. So advice ko sa mga Pinoy na nandito sa Taiwan na wala pang employer ngayon, ang gagawin nyo po is dalhin nyo lang yung passport nyo, yung ARC nyo, at dumiretso lang kayo sa pinakamalapit na employment service center dyan sa lugar nyo. Ako kasi, andito kasi ako sa Changhua. Kaya, sa Changhua ako nagpunta. Pero kung nasa Taichung kayo, or nasa Taipei, nasa Hsinchu, marami naman eh. Lahat naman ng lugar dito sa Taiwan na eh, meron namang mga ganon. Kaya, ganon na lang po ang gagawin nyo, no? Ang bilis-bilis lang, grabe. Parang, ang ginawa ko lang, punta ko doon, tinignan yung passport ko, eh, naka-register naman ako doon. So, nung pagkalagay nung passport number ko, lumabas agad yung pangalan ko. Tapos nagpirma ako dun sa monitor. Pagkapirma ko dun sa monitor, pinapasok kami dun sa isang lugar na isang lugar doon. Tapos pagkapasok doon, ang ginawa naman is tinignan ulit yung passport ko tsaka yung ARC ko. Tapos nilagay yung pangalan ko. Tapos contact number. So ganun lang yung ginawa ko. Hindi na kami in-interview. Maraming mga iba't ibang lahi, may mga Vietnamese doon. Pero nung ngayon na nagpunta ako doon, ang pinakamarami ngayon doon is yung mga Indonesian. Napakaraming Indonesian ngayon doon. Siguro mga nasa factory yung mga yon. So ganun lang ang gagawin niyo, mga langga. Lalo na kung mga isang buwan na kayong nakatenga dito at wala kayong mapasukan. Kasi 'di ba pag walang trabaho, pag na-lay off, parang 2 months lang yung binibigay na, or pag na-lay off, na-break contract, may binibigyan lang kayo ng 2 months para makahanap ng trabaho. So wag niyo nang paabutin ng magdalawang buwan. Kung gusto niyo pang magstay dito, pwede kayong maghanap ng trabaho doon. No, dalhin niyo lang yung ARC niyo at saka yung passport niyo. Nakakatawa lang kasi may mga nakasabay ako kanina, mga Pinay din. Yung isa sa factory, yung isa caretaker siya dati. Ngayon, natatawa kaming tatlo kasi parang ilag na ilag sila sa amin, takot na takot sila sa amin nung sinabing Philippine. Ang tawag kasi dito sa mga mga Pinoy, Philippine. Oh. Tapos yung nalaman nilang Philippine ako, Philippine kami, iniiwasan kami kasi nga hindi kasi sila ganun kaanong mag-English ba. Pero nakakapagsalita naman sila. Kaya nga lang medyo ilag-ilag talaga sila kasi nga karamihan na kasi ng mga Pinoy dito, even ako naman, hindi pa ako ganun kagaling mag Mandarin. Kaya ganun. Eh kasi ang mga ano kasi mga langga dito, ang mga Vietnamese at saka mga Indonesian, talagang magagaling silang magsalita ng Mandarin, no? Pag nagpunta kayo dito sa Taiwan, yung mga Indonesian, mapagkakamalan yung Pinay. Nung bago-bago ako dito, syempre ignorante pa ako, 'di ba? Hindi ko pa kayang i-distinguish kung Pinay sila or Indonesian. Pero ngayon na medyo nagtagal-tagal na ako dito, 'yun, medyo naano ko na. Dati tinatagalog ko yung mga ano, tapos sabi nila timputong, hindi daw nila maintindihan. Pala, Indonesian sila. So natatawa na lang ako. Sabi ko, sorry, sabi ko, kala ko kasi Pinoy ka, ganun. So, ayun, kahit ako naman na pagkakamalan akong ano dito, Indonesian, hindi ko alam kung bakit. Kasi nga, sabi ko nga kanina, diba din, na ano, magkaparehas lang Indonesian at ang ano,
mga Pinoy. So ngayon, nandito na ako at magre-rent na ako ng bike. Ayan, ayan yung mga bike, diba? Magre-rent na ako ng mga bike pauwi sa amin. Pero since maaga pa, magmumunib-munib muna ako. Mag-ikot-ikot muna ako. Tapos abangan nyo na lang, mamaya ipapasyal ko kayo or ewan ko, basta. Hindi kasi ako mapag-video habang nagbabike ako kasi hindi ko kabisado yung daan dito. Iba kasi yung daan dito, medyo maraming mga sasakyang dumadaan dito kaya talagang nag-iingat ako. So siguro mamaya na lang ako magbablog pag nakababa ako ng bike. So kita-kits mamaya. Hanggang nakabili ako ng cake. Nakabili ako ng cake worth 95 NT. Ayan. Traditional cake to ng Taiwan.